Maniwala ka na hindi isang coincidence lamang ang pagkakita mo sa video na ito. Bakit ka ba madalas makakita ng 999? Ano ang ibig ipahiwatig sa iyo ng universe sa pamamagitan ng mga numerong ito, Kalaurel? Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Ang pagkakita ng isang numero at nauulit ito ng 3 beses ay hindi lamang nagkataon. Ang totoo niyan, sa likod nito ay may mensahe na gustong ipabatid sa iyo ang universe. Ang pagkakita ng 999 ay isang pahiwatig na may matatapos ng cycle sa iyong buhay. Ito ay ang pagtatapos ng isang hindi kasiyasiyang bahagi ng iyong buhay upang masimula na ang bagong yugto. Ito ay simula na ng pagkakaroon ng bagong buhay. Kapag nakakakita ka ng 999, ito ay pahiwatig na dapat mo nang kalimutan ang nakaraan, matuto sa mga nagdaang problema, pagpapatawad sa sarili at sa iba. Ito ay ang paghihilom mula sa sugat ng nakaraan at ang pagiging mas magandang bersyon ng sarili. Ikaw ay papunta na sa isang bagong level sa iyong buhay. Ang importanteng mensahe pa nito ay dapat na mas ituon mo ang atensyon mo sa bagong simula kesa sa pagtatapos ng isang yugto ng iyong buhay. May maraming kahulugan ang pagkakita ng 999. Mas mainam na gamitin mo ang iyong intuition upang makuha mo ang tunay na kahulugan nito. Bilang tulong, narito ang espiritual na kahulugan at ang mga tunay na dahilan bakit ka ba nakakakita ng 999. Una, ang angel number 999 ay isang senyales na ang isang parte ng iyong buhay ay malapit ng magwakas at makumpleto. Ang tadhana ay inililipat ka na sa tamang landasin. Magtiwala na ang universe ay nasa proseso na ng pagdidirekta sa iyo sa tamang daan na naidisenyo para lamang sa misyon mo sa buhay. Ikaw ay may pakiramdam na dinadala ka ng tadhana dito at kapag ito ay sinunod mo, ikaw ay patungo na sa tagumpay. Bago ka tumungo sa bagong yugto sa iyong buhay, ayusin mo na ang iyong mga ideya, plano at layunin mo sa buhay sa susunod na phase nito. Isipin ang mga tao sa iyong buhay. Sila ba ay makakatulong sa iyo para sa pagbabago na mangyayari? Mag-focus at ipagpatuloy lamang ang mga bagay na gusto mo talaga at makikita mo kung ano ang mga hinahanap mo at gawin na ang iyong mga plano kapag ang bagong yugto ay nagsimula na. Ano man ito, bigla man itong nangyari o ikaw mismo ang nagpasimula, ito ay matatapos ng maluwalhati at maligaya. Ang wakas nito ay isang daan upang maging malinaw para sa iyo, ang daan para sa bagong karanasan upang ikaw ay makarating sa tunay mong misyon sa buhay. Pasalamatan ang mga nakaraan sa mga dulot na aral nito sa iyo. Dahil ito ang makakatulong upang magawa mo ang tunay na misyon mo sa buhay na hiram lamang. Huwag kakalimutan sa bagong yugto na ito ay magsisimula sa bago at ibang tema. Ito ang punto kung saan ililipat mo na ang aklat sa bago nitong chapter. Ang iyong intuition ay mas malakas na at kailangan mo nang mas magtiwala dito. Patunayan sa mundo kung ano ang kaya mong gawin. Gawin ang mundong ito na isang maganda at mapayapang tirahan para sa lahat. Pangalawa, ang universe ay may magandang plano para sa iyo. Ang pagkakita ng 999 ay isang makalangit na senyales upang ikaw ay maging malaya sa kontrol ng isang bagay na dapat mo nang bitawan para magkaroon ng puwang para sa bagong magandang bagay na papasok sa iyong buhay. Minsan pa nga ay may isang traumatic event ang mangyayari para makuha ang iyong atensyon para sabihin sa iyo na gaano mo man ayaw na bitawan ang isang trabaho, relasyon o anumang ibang bagay.
ikaw ay walang kontrol. Kapag ikaw ay dumating na sa punto na wala ka ng kontrol dito, ay taos puso mo na itong ipaubaya sa universe. Sa puntong ito, ay hinahayaan mo na ito na dalahin ka sa tamang landas. Hindi ito isang pagsuko, kundi ito ay isang daan upang maisakatuparan na ng universe kung ano ang magandang plano nito para sa iyo. Ang trabaho o posisyon na meron ka ngayon ay hindi totoong nakalaan para sa iyo. Hindi ito ang totoo mong personalidad o pagkatao. Ito ang panahon kung saan makikita kung ano ang tama at dapat na mangyari sa iyong buhay. Halimbawa, ang inaakala mong mapapangasawa mo ay siya pala magtuturo sa iyo upang maging matagumpay sa negosyo o pamumuhunan. Siya rin ang magiging business partner mo. Ang importanteng mensahe na kalakip nito ay nagsasabing dapat natanggapin kung ano ang nangyayari sa iyo sa realidad kaysa pilitin na baguhin ito. Kapag nakakakita ka ng 999, ito ay nagsasabing hayaan ng universe na gabayan ka tungo sa tamang direksyon. Pangatlo, ang pagkakita ng 999 ay nagsasabing ikaw ay may mga sugat na hindi pa naghihilom mula sa nakaraan. Normal naman na makaramdam tayo ng lungkot o nasaktan ang ating damdamin. Pero ang universe ay nagsasabing iwanan at kalimutan mo na ito at tumungo na sa bagong yugto ng iyong buhay. Kalimutan ng tuluyan ang mga alaala ng nakaraan. Ito ay mga pangit na alaala na siyang humihila sa iyo pabalik sa nakaraan na. Upang tuluyang makatungo ka na sa bagong level ng iyong paglagong espiritual, ay alisin mo na sa iyong isipan ang mga pangit na nakalipas na siyang nakakapigil sa iyo sa tunay mong misyon sa buhay. Ang paghihiganti ay hindi tamang gawin. Ipaubaya na lamang ito sa nakatataas at dakilang maylikha. Siya ang karapat dapat dito. Ang paghihiganti ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Hindi ito ang makakatulong sa iyo upang magtagumpay ka. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Lumayo ng tuluyan mula sa mga taong nanakit at gumawa ng masama sa iyo. Ipaubaya ito sa batas at ipaubaya ito sa Panginoon. Hindi ito kahinaan, bagkos ito ay isang kalakasan. Isipin na ikaw ay isang tao lamang, hindi perpekto, nagkakamali din, kaya matuto din tayong magpatawad. Alalahanin na ang mga masasamang tao sa iyong nakalipas ay maaaring iyon lamang ang paraan nila upang malutas ang kanilang mga problema. Iyon lamang ang kanilang alam na paraan. Huwag kakalimutan din na sa iyong buhay ay may dadating upang mahalin at saktan ka, pero ito ay pareho para sa ikakaunlad mo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng gumawa sa iyo. Ito ay para sa ikabubuti mo. Huwag mong kakalimutan yan, Kalaurel. Pang-apat, ipahayag kung sino ka ang totoo mong sarili. Kapag nakakakita ka ng 999, ikaw ay handa na ipakita ang iyong totoong sarili. Aaring gusto mong mapag-isa at magpunta sa katahimikan upang alamin sa iyong sarili ano pa ba ang natatago mong mga abilidad at talento. Gusto mong malaman sino ka ba talaga? Ano ang tunay mong pagkatao? Maaaring ipakita mo ito sa pamamagitan ng isang sining. Gawin mo ito, huwag masyadong isipin ang sasabihin sa iyo ng iba. Kaway magniningning kapag ipinakita mo ang iyong unique at pinakatotoong sarili. Ikaw ay magiging leader sa puntong ilagay mo ang sarili mo sa pagpapakatotoo. Kapag nadiskubre mo na ang tunay mong talento, ito ay makikita mismo ng mga taong kailangan talaga ito. Alalahanin na laging may lugar para sa improvement ng iyong talento. Mahalin ang kung anong meron ka ngayon at mas pagyamanin pa ito.
Kung mas ginagawa mo kung ano talaga ang malapit sa iyong puso, mas tumataas ang kumpiyansa mo sa iyong sarili dahil alam mo na dito ka mas mahusay. Lahat ng ginagawa mo sa buhay mo ay magaan at kasiyasiya para sa iyo. Alalahanin na ang pagpapakita ng totoong sarili at pagiging totoo ay isang pinakamataas na uri ng sining. Panglima, maging matulungin sa iba. Ang pagkakita ng 999 ay nagsasabing maging matulungin ka sa ibang nangangailangan. Huwag na itong ipagsabi, hayaan na ang Diyos at ikaw lamang ang nakakaalam nito. Ito ay natural sa atin bilang tao. Kapag tayo ay nakakagawa ng kabutihan, tayo ay mas gumagaan ng pakiramdam at pinagpapala. Gawin ito ng taus-puso. Matutong tulungan muna ang sarili bago ang iba. Punuin ng pagmamahal ang sarili bago magmahal ng iba. Maging kawal ng pag-ibig ng Diyos, ito ay kanyang dodoblihin kapag ibinalik sa iyo. Gawin ito ng taus-puso at walang hinihintay na kapalit. Ano ang mga dapat mong gawin kapag nakakakita ka ng 999? Kapag nakakakita ka nito, ikaw ay ginagabayan patungo sa pinakamainam mong sarili o ang iyong best self. Alalahanin na anuman ang ginagawa mo ngayon, ito ay isang daan ng paglikha ng iyong kinabukasan. Anuman ang nangyari na, ito ay nakalipas na at hindi na maibabalik. Kaya kung ano man ang meron ngayon at kasalukuyang nangyayari, ito ay pahalagahan. Ituon ang iyong atensyon dito. Maging matiyaga at mapagpasensya. Alamin ang mga tunay na kahulugan ng mensahe at nakikita mo katulad ng 999 sa pamamagitan ng video na ito. Magtiwala na may maganda talagang mangyayari sa iyo kapag nakikita mo na ang 999. Alalahanin na sa puong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, kasabay ng buong pananalig sa may kapal, ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Irv Fidel Rosario. Thank you for watching.